Sinabi ni LeBron na sila pa rin ang pinakamalakas na team pagdating sa depensa. Pero bago yan, D'Angelo Russell, malaki ang chance na kunin ulit ng Lakers ngayong offseason ayon sa isang NBA insider. Nag-average nga po ng 16.1 points, 3.3 rebounds at 6.1 assists per game ngayong playoffs ng Lakers guard si D'Lo. Pero bagsak nga po ang shooting nito sa 3 na may 33% shooting. Dahil nung regular season may 41% shooting ito sa 3-point area. Pero kahit ganoon, di hamak na mas fit naman si D'Lo kaysa kay Russell Westbrook. Malaking parte nga rin po ang nasabing guard sa turnaround na nagawa ng Lakers bago matapos ang regular season. Free agent na nga po si D'Lo ngayong offseason at naniniwala ang NBA insider na si Eric Pincus na kukunin ulit ito ng Lake Show. Dahil sapit nga po ang playing style ni D'Angelo Russell sa Lakers. Pero posibleng sumahod lang daw si Russell ang 26 million per year gaya ng sahod ni Jalen Brunson. Sakayin ba kayong kunin muli ng Lakers si D'Lo, mga brother? Samantalang LeBron sinabi na pinakamalakas pa rin silang team pagdating sa depensa. Kung naipakita nga po ng Lakers ang solid defense nila noong game 1 kung saan hindi mapasok ng Warriors ang kanilang painted area at nagtapos lang na may 28 points in the paint, ang defending champion ay nagawa nga pong basagin ng GSW ang depensa ng Lakers at napasok na ang ilalim nila noong game 2. At inoutscored nga po ng GSW ang Lakers na nakagawa ng 48 points samantalang 42 points lang sa Lakers. Kaya naman malaking tanong para sa natitirang game ng series kung magagawa ulit ng Lakers ang depensa na ginawa nila noong game 1. Pero ayon kay LeBron, still, sila pa rin daw ang best defensive team ng liga at yun daw ang ipapakita nila sa mga susunod na laro at hindi daw sila titigil kahit sino pang makakalaban nila. Anong masasabi nyo sa sinabi ni LBJ, mga brother? Well, we still are. That doesn't change. We're still the best defensive team in the league. So that doesn't change, and that's what we hang our hats on. Our defense is where we, that's where we hang our hat, and you know, and that doesn't stop no matter who we're playing against.